This is my family. Good morning! It's... Ano ba araw ngayon? Tuesday. Sabi ko ngayong araw na to, ako maglilinis ng kusina, magde-declutter. Hindi naman ako. Magtuturo-turo lang ako kung ano yung mga dapat dispatcha, yung mga ibabalik sa cabinet, mga ganun. Halika na magsimula na tayo. Kasi nga, magsasawa. Para may bago. Sarap mo magugas ang pinto kung nakatutok. Tapos na-adjust pala yung dim light niyan. Paano? Soft touch? I-hold mo lang. Ayun. Oh. Okay lang ba? Para masyadong dikit sa ano? Basta pantay siya, importante pantay sa mga. Oh, pantay. Okay no, pag yung height niya, okay. Sinabihan mo na sila, bawal ba sa head? Hmm. Ito nga, oh, binabasa nila, kaya nangalawang yung stainless, oh. Ah. Nababasa nila yan. Dapat yun, hindi binabasa, punas-punas lang. Yung binili kong metal polisher, baka pwede yan. Sa maniwala kayo sa hindi, majority ng mga nandito, mga bigay lang. Sabi ko yung vlog ko to. Milestone. Milestone. Such a milestone. Kala ko kasi buwan pa eh. Bago mangyari. Hoy! Ano ka? Tagal ko na sinabi yan. Lagi na lang kakasabi. Ikaw talaga. Kuruting ko yung pwede. Pantay naman. Mm-mm. Pantay siya sa paningin ko ah. Wow, Mr. Bean. Mr. Bean. Napakagaling ni Mr. Bean talaga, opo. Medyo natapos na. Papatayin na lang tayo. Tapos dito, ayan, may liner. Sukatan muna natin dahil may ilalagay kami ditong mga pang-organize. Hindi pa yung pipix. Pipix pa lang. Ito, bibili tayo ng ano, nasira ni Jude po. Tumama siya. Ay, wala yung pinto eh. Door stopper dito. Oo, dapat may... Ay, kaso, baka ano naman siya.
kahit dito lang, para hindi lang siya umano. Pakilista, door stopper, tsaka pinto. Kasi lagi kami pabalik-balik sa East. Ito, kagaya nito, papalitan namin. By Friday daw, i-deliver yung, ano, yung binili naming dining table para dito sa breakfast mo. Diyan. Pero, ang tanong, hindi na siya puting-puti. Hindi na puting-puti ito. Ano gagawin natin? Pero tingnan muna natin. Sige, tingnan muna natin. Kung ano magiging itsura. Tapos ito, ilalabas na siya dun sa lanay. Sakto, para mapapinturahan yung ilalim niya. Kailangan matapos yung kusina ng Friday kasi dadating, i-deliver na yung dining table. Liner pa lang yung nilagay na nila. Ang dami kong biniling liner. Kailangan lahat yan may liner. Bukas, pupunta kami ng SM, sa SM North Ed, saka may bibili kami ng mga storage bins, mga organizers, para pag niready na natin yung pantry. Bukas lang siguro to dapat, ano, para sumingaw na. Kasi diba, ang laki ng space ng pantry. Bibili ako ng mga organizers para ma-maximize, ma-utilize natin yung space dyan sa pantry. Sana makahanap tayo ng maraming storage. Ito, papalitan na natin yung nakalagay kasi dati dito parang mga spices, may mga condiments din. Parang medyo magulo pa yung lalagyan namin. So, ito lalagay ko dito mga baso. Lahat ng baso nandito. Yung mga hindi masyadong ginagamit kagaya ng mga baking tools dyan sa taas. Tapos yung mga ibang kaldero na hindi masyadong nagagamit dyan sa taas. Yung mga bote na condiments dito. More kaldero dito sa taas. Yung mga mahirap abutin dyan, kaldero, kawali. Dito, cleaning supplies, pero bibilang ko rin to ng organizer. Kasi ang problema dito, pag naglagay kami dito, natutulak lang siya na natutulak, eh ang lalim niyan. So, kailangan niyan yung may organizer talaga. Ito, hindi ko nalalagyan ng kahit ano, pangwalis lang talaga to. Ayan, ito lalagyan ng water to eh. Yung mga ganito, ganyan. Para dito talaga yan. Yarn. Tapos ito na lang siguro. Dito, bibili ako ng pang, basta yung mga pang layering para may layer dito, may layer dyan, lahat ma-occupy yung space para madali rin makita yung pagkain. Tapos dito na lang yung mga plato. So yung mga magagandang lalagyan na pang serve, dito na lang. So hindi na ako magpapalagay ng mga plastic dyan. Napakadami naming bottle. Yung mga water bottle, grabe. So, lahat ng utensils dito. Ito, babawasan ko na rin ang laman tong mga to. So, lahat na ng spices, condiments. Ayan, dito, nakapalibot na sa island counter para hindi na siya nakalagay dun sa kung saan-saan. Sama-sama na sila dito. So, hopefully, yung plano ko ay matupad. Nung naglilinis nga ako kanina dito, alam niyo, stress na stress ako. Sabi, bakit ang dami ganito? Bakit kailangan niyo pang ipunin to? Basura na to. Yung mandi-discover mo yung mga maliliit na lalagyan ng sauce na galing sa ano na dapat disposable na siya. Nandun, nakaipon pa. Tapos, ang daming mga microwavable na walang takip. May mga microwavable na basag na. Nandyan pa sa cabinet, nakaka-stress ba? Mga normal na problema talaga yan. Kaya kailangan talaga may tamang lalagyan. Bawat cabinet, bawat drawer, yun lang talaga dapat ang nakalagay. So, pag nagbabawas ako ng gamit, hindi ko na sinasabi doon. Kasi nga, pagka nakita nyo, oh, pwede pa yung lalagyan ng ano? Pwede pa yung lalagyan ng, anong sabi mo kanina? Lalagyan ng sabon? Ano to? So, bakit hindi ko itapon kung mga yes. Sabi ko, ilang klaseng sabon ba yung ginagamit natin? Ayan yung patapon, yung malalaking lalagyan. Oo, alam ko sayang. Pero pag sa bahay, less is more talaga kasi nakakasakit ng ulo yung dami ng ano. Pag nagbukas ka ng cabinet, is ang daming... Diba? Kaka-stress ba? Ano, gusto ko sa asawa ko, nagre-research siya ng mga pinapagawa ko. home improvement. Kasi hindi namin kaya na pako lang. Pwede naman kasi pako lang. Huwag ka naman mili. Improvise. Ha? Improvise lang tayo. Hindi maganda siya. Very good. May reward ka mamaya. Antok na oh. Sleepy na oh. Masaya naman ako ngayon kahit papano. Naka-apat na box yata kami. Hindi ko sinabing ako kasi hindi lang ako yung ano nun. Tinuturo ko lang kung ano yung mga idodonate na, ano yung itatapon na, yung mga hindi na magagamit, hindi mapapakinabangan. May mga kukuha na guys. Ang bilis. Kasi nag-post ko sa IG story kaya may mga nag-mind na. Sana ano, after 6 months pa ulit, saka hindi na mapuno ng ganun yung cabinet namin. Ito yata yung first time na talaga major na declutter ginawa ko sa kusina. Matagal ko nang pinagpapaliban yan, hindi pa ako buntis. Sabi ko, pag de-declutter ako ng kusina,
Hanggang sa nabuntis na lang ako kasi 'di ba yung lugawan na dito noon. Hanggang sa na jauntis na lang ako, hindi ko na nagawa yung mga gusto kong gawin. Basta target natin by Friday, tapos na yung kusina. Alam niyo, kinakabahan na ako kasi ilang linggo na lang mga anak na ako. Yung nursery, hindi ko pa nasisimulan. Parang masarap na eh. Ang sarap! Oh my gosh! Yana and closet ang nagpadala sa akin ko. Wow! Hello! Ayun, alisa tayo. Punta tayo ng SM North. Today, balita ko sale eh. Doon ako bibili ng mga organizers, kitchen organizers. And I'm wearing itong Marvy's Chubby Closet. O, diba? Naka-jumper ako ngayon. Pregging-preggy look. Kasama natin si Ju, si Regine, si Papa, ako. Si Jay, hindi na siya sumama kasi mag-aasikaso daw siya na requirements. Itong sandals ko from Gia Olivia. Parang marshmallow. Parang tumatapahan na yung paa ko. Nagmamanas na ba? Mukha kanina pa naghihintay yung anak ko. Tagal mo, Mama! Sorry, nagkulot-kulotan pa si Mama eh. Eh, syempre, di ako naligo kaya nakapagkulot ako. O, diba? Sakto yung punta namin. The Great Northern 5-day sale. Si Ju, dediretso na sa restaurant. Gutom na to. Ayan na, Ju! Kawawa naman. Gutom na talaga. Hindi niya na mahintay. Mahinit na yung ulo. Ayan, pero... O, dali. Popcorn. Eat ka muna dyan. Spicy pusit. Sarap, no? Saka fresh. Oo, fresh yung pusit. Mm. Gulit ako sabi ni Papa. Ikaw yun, no? Ah. Yung sale nila hanggang July 17. Lalagay ko yung details sa description box, guys. So, may nakita yata. Ano nakita niya? Aba. Spin bike yan, babe. Gusto ko mamili ng mga makeup ka. So, priorities. Mukhang natatanaw ko na kung saan yung organizers. Ayun, nakikita ko. Uy, ito na! Taka, try ko lang kung paano pa i-putin sis. Ayan o! Oh. Oh, fuck! Ayan na po si Miss, the home edi. May natagpuan siya. Ayan natagpuan mo. Revolving, ano? This is Susan. OBS 144, OBS 144. Diba, pag nilagay natin yung mga condiments. Ilan ko nito? Tatlo? Carry na. Sige, tatlo. Sa loob lang naman ang cabinet. Apat mo na. Apat na. Ito na pa. This is it pa. Dito na tayo sa heaven. Nalagyan ng utensils, mga ganun natin. Uy, sale. Kasi low buy one, get one. Uy, pwede. Ayan, para... Masyadong mataas eh. Na ano yata ito eh? Na-adjust? Ito, ito na-adjust. Hindi natatanggal yung dito. Oh, natatanggal, no? Sakto yan doon. Ayun, no? May tinitingnan na ako. Kung maganda yun, bagay yun. O kaya ito, to. Kaya ito, guys. Ayun, eh. Diba? Ano sa tingin mo, Regine? Pataas na dito. Ah, kasi lalagyan ko sana ng walis yan eh. Okay. Pero sayang din yung storage. Okay. Pwede naman isiksik din. Sige, pwede naman.
Kunin na natin. Meron dalawang may gulong. Okay, sige. Dito ako sa pantry naman in charge. Para magamit natin yung tatlo. Hanggang dito. Ito yung tanggal. Ayan, pwedeng pag ganito. Pwede rin siyang pag ganyan. Sige pa. Ang sukat, sir, kung pasya sa pantry natin. Okay. Ayan. Saktong sa binagdag ko to. Ito, 20% off. Tapos meron sila hanggang 70% off. Ito na kasi yung dino. Order sa Lugawan. Ayan. At sa pag-follow. Thank you. Mga sabon po. Ah, talaga? Thank you, Mami Yoni. Ayan. Ako na ako ka-excite mag-ayos ng ano natin, ng mga cabinet. Ito, pwede siya kahit ano, pwedeng damit. Ako, iniisip ko to, lalagyan ng mga paninis sa ilalim ng lababo para naka-organize pa rin yung ilalim ng lababo. Nakakuha kami ng less 20% na ganitong wok. Para sa end. Paluto lang. Tokwa toge. Tokwa toge. Sapsoy! Saka ano, sotang hun. Kasi yung, yun yung mga short order namin. Isa lang. Yan na. Niloloko. Loko ka, Joe. Ay, doggy naman, doggy. O, diba? Naka-bota yung sang drawer. Dami, hindi ko lang. Ayan, mega box. Pang store nyo. Ayan, no? Naka, ano siya? Naka-sale. 399 na to. Tatlo? Ah, dalawa. Dalawang piraso. Ito, guys. Meron silang buy one, take one. Kung meron nga lang ito nung time na nagbukas kami sa Lugawan, eh. Kaya ako naghahanap kayo guys ng lock and lock mga pipsheg, tumbler, lalagyan ng water, 20% off. Ito 30 oh. Ibagong design ng lock and lock oh, ang ganda. 20% off siya. Ang lambot niya, hindi mahirap buksan. Ang ganda. Hindi kagaya ng dati, di ba yung ganito? Ito matigas kasi ito, ito malambot lang siya. Ito, may 20% off. 50% off. Hala, mas maganda yung mga halaman dito. Mas makatotohanan. Ang ganda. Sis, may monstera. Aray ko. Ang ganda. Ang ganda. Hindi ko nabibitawan to. Dito ko na kay mama forever. Ganyan yung mga napili ko. Oh, pack, diba? Monstera. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Palang pack. Less 20 yun naman. Ah, naka less 20. Apo, okay. Magay less 20. Namiss ko na ito. Moshi Manju. Ito ko, Joe. Ayan, nakabit na rin to. Ito na yung last. Okay na lahat ng mga salamin. Oh, diba? Ito yung magiging banyo namin ni, ano? Banyo namin ni Jiro. Ano? Ano yan? What's that?
Ano What's that? What's that? Ano nangyari dyan? Saan? Sa remote. Injury. Injury remote namin. Puro tape. Mm. So, ayan mga kaibigan. Ito na yung mga storage. Hindi ko na bubuksan lahat kasi hindi pa natin to i-ready. Pero pinakita ko naman sa inyo yan kanina, diba? Nung nandun tayo, ayan o, yung clear na storage bins. Meron pa ng mga ganyan. Tapos, yung para sa mga drawer. Ayan, bumili ako ng mga ganito. Pang utensils, pang sandok. Basta mga ganong lalagyan, sandok, etc. etc. Ito pang pantry, mga clear storage bins. Ayan, mga pahalaman natin. Sabi ni Papa, nandun ito ah! Juvenile na Monstera. Eh mga basket. Ang laking tulong nito. Pag naayos natin yung pantry natin, ay pack na talaga. Sarap ng kuha na ng pagkain. Kasi alam nyo, ang problema, pag napapatungan siya, kunwari napupunta siya sa dulo, pag hindi siya naka-organize, then expire yung mga nasa likod. Hindi namin nakikita kagad yung nasa likod. Bibili kami ng, mas lalo kang gumagastos eh, kasi bibili ka ulit, bili ka ng bili. Hindi mo alam, meron ka pa nandun sa likod. Mas lalong mapapagastos dahil mapaparami pa yung bili mo. Hindi mo alam, meron ka pa. Excited ako mag-ayos. Nakaka-excite talaga. Ito lang ako, na-excite ako, pero pag nandun na ako sa baba, pagod agad. Ang laki ng discount ko dyan. Sale kasi, buti na lang. Salamat sa lahat na nag-recommend ng SM North EDSA kasi nga naka-sale nga daw. Ang laki talaga na discount ko. Kaya hanggang 17 pa sila guys. Ngayon yung first day. Hanggang July 17 pa yan. Alam niyo ginagawa ko tuwing gabi. Nag-research ako tungkol sa paano magpadede sa mga babies sa may cleft palate. Talagang pinaghahandaan ko to. Nalungkot lang ako kanina. May nabasa akong comment. Sabi ay, though parang positive ako, parang anlungkot ko daw. Anlungkot to ng mga mata ko. Natural lang yun na malungkot. Siyempre, natatakot ako for baby. Pero, pinagdasal namin si Jiro, guys. Kaya kung ano man yung binigay sa amin ng Diyos, talagang tatanggapin namin. At saka syempre, baby namin to. Walang ibang magbibigay ng pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng magulang. At saka, kung hindi man siya na-bless ng kagaya ng mga normal na baby, we will try our best na pantayan yun or higitan pa lahat ng ibibigay namin sa kanya. Iyo all out ko to, lalo-lalo na, diba? Sabi ko nga, last na pregnancy, last na baby. So, talagang, naku, masuspoil na gusto si Jiro. So, yun lang gusto ko i-share, guys. Siguro nasa isip nyo, umalungkot. Kasi, normal lang yun. May ganun talagang feeling. Pero, alam ko, pag once na nandiyan na si Jiro, talaga, kahit ngayon pa nga lang, nasa chunk pa lang si Jiro, talaga, sobra yung pagmamahal ko sa kanya. Yes, baby! O, diba? O, diba, nagre-react siya. Alam niya yun. Alam niyang mahal na mahal ko siya, no matter what. Kung ano man yung mga kailangan niya, talagang ikikembot talaga ni Mama. Nakaka-excite na talaga ma-meet si Jiro. Pero hayaan muna natin siyang maluto sa oven. Bebe, magpaluto ka ng husto dyan, ha? Para paglabas mo, healthy. Wala tayong masyadong maalalahanin. So, ang aking schedule for tomorrow ay, ayun na nga. Napapansin niyo ba? Lagi ko lang sinasabi sa vlog kung ano yung mga itinerary ko. Basta kung ano man mangyari, bukas yun na yun. Okay, good night! Bye! Manonood na lang kami na nag-aaya si Jeya Tote. Sabi niya, manood daw kami ng ano yung incantation. Hindi ko nga mapanood halos yung trailer. Natatakot ako. Pero tingnan natin.